Talaga naman excited na maraming Pilipino sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa sa susunod na linggo. Sa katunayan, kabi-kabila na ang mga ginagawang gimmick, tanda ng pagkasabik ng mga Pinoy sa pagdating ng Santo Papa. Narito po ang report. Isang linggo na lang at darating na ang Santo Papa sa Pilipinas. Kaya ang mga kapuso natin, pinaghahandaan ng makasaysayang okasyong ito sa pamamagitan ng iba't ibang gimmick. Sa Rizal, kung saan taunang ginaganap ang Higantes Festival, may espesyal silang higante para sa Santo Papa. Gawa sa yantok at paper mache ang 10 talampakang higante ng Santo Papa na paboritong isama ng mga taga rito sa kanilang mga selfie. Once upon a time, the Pope arrived at pagkatapos meron silang konting souvenir for that great event. Meron ding 12-inch na Pope Francis doll sa isang pabrika ng mga manika sa Makati. Ibinebenta nila ito ng ₱1,000 at lahat daw ng kikitain nila ay mapupunta sa charity. The doll is made of vinyl rubber. Yung necklace niya is a stainless steel. And then, of course, the dress is cotton. Isang beses lang to lalabas, ngayong 2015 lang. Para naman sa mga may hilig sa musika, may isang album na tampok ang mga awitin para kay Pope Francis. Jesus, you are mercy and compassion. 12 ang kanta rito at tampok ang iba't ibang musikero tulad nila Jet Pangan, Aya De Leon at Noel Cabangon. Maging si Cardinal Luis Antonio Tagle may kinanta rin. Tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumanta eh. Diba? Pag masaya tayo, kumakanta tayo. Kaya sa tingin ko, ano, perfect yung any ano, musical project for the papal visit. Each song would be reflecting an aspect of the life of Pope Francis. Ang Hail Mary the Queen Children's Choir naman, puspusan sa pag-iensayo dahil sila ang napiling kumanta para sa Santo Papa sa Meeting of the Youth. Kanya-kanyang practice ng pag-memorize ng mga actions. Masaya-masaya kami dahil nga katuparan nito ng mga pangarap namin. Sa anong sining man, talaga namang maipagmamalaki ang ating mga kababayan sa kanilang paghahanda para sa Santo Papa.